Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdurog nitong si La Vega sa may El Dorado, kung saan ay ini-overwhelm nitong mga phantoms na ito ang mga forces nitong sila Leon Cromwell. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So pag-uusapan nga natin ang isa sa pinakamalaking laban sa may El Dorado. At ito na nga ay ang laban nitong si Gay Crimson at ng Frost Dragon. Marami na silang beses na naglaban in the past. Kaya alam na niya kung gaano kalakas itong si Velsard. Ang current Velsard ngayon ay hindi nag-hold back sa laban. As a matter of fact ay adult form ang kanyang gamit. Ito ay indication na siya ay seryoso. Seryoso siya sa pakikipaglaban. Pero emotional siya dito. Lumipad itong si Velsard sa may ere. Tapos nagsalita siya kay Gay Crimson. Mahal na mahal niya daw itong si Gi, kaya dapat daw ay mahalin din siya nito. Masaya naman itong pagiging emotional nitong si Velsard dito. Parang ngayon, etuwang tuwa pa nga siya kasi ini-challenge niya itong si Gi Crimson na merong malaking ngiti sa kanyang mga labi. Nag-reply naman itong si Gi Crimson dito na napaka-troublesome daw nitong si Velsard. Ngayon, seryoso rin nakikipaglaban itong si Gi Crimson dahil kapag hindi siya nagseryoso, para siyang nag-suicide nun kasi katapat niya nga sa ngayon ang isa sa pinakamalakas sa mga true dragons. Malakas naman itong si Gay Crimson. Ang kanyang existence value ay almost 40 million. Pero iba pa rin talaga yung lakas nitong si Velsard. Ang existence value niya kasi ay more than twice ng kay Gay Crimson. So around 80 million something ang kanyang value. It makes sense naman kung bakit. Dahil siyang ikalawa sa mga kapatid ng Star Dragon King na si Veldanava. Isa siya sa mga pinakamalakas na forces on Earth. Nakalaban na nitong si Velsard si Velgrind. Pero never siya dito nagseryoso. In fact, at tuwing kalaban niya ito ay maliit na batang babaeng form ang ginagamit niya. Meaning to say, sa mga laban na ito ay nakablock pa ang kanyang power. Actually, maging sa laban niya kay Veldora, iniwipe out niya ito nang hindi siya nagseseryoso. Ganito kalakas itong si Velsard. Ang nakakaalam pa lang talaga ng tunay na lakas niya ay itong si Gay Crimson. Dahil ito pa lang ang nakakatapat niya gamit ang kanyang adult form. Sorry nga pala sa recording, sinisipon kasi ako ngayon. Kaya medyo nahihirapan ako mag-record. And pasensya na uli sa mga members kasi wala pa tayong advance na upload. Tatapusin ko lang yung prelim then mag-i-stack na uli ako ng mga videos. In terms of powers, lamang na lamang itong si Velsard. Ang dahilan lang kung bakit nakakatapat pa itong si Gay Crimson sa kanya dahil superior si Gay when it comes to compatibility. Mas skilled siya compared kay Velsard kaya hirap na hirap siya sa kanilang laban dahil hindi lang basta manalo ang iniisip niya dito kung hindi paano rin mai-minimize ang damage na marireceive nitong El Dorado. Actually, nakaka-miss talaga itong si Gay Crimson dito dahil given the situation nagagawa niya pa rin na makatabla kay Velsard. Then habang naglalaban sila merong napansin itong si Gay Crimson sa kanya. Narealize nitong si Gay Crimson na hindi under control itong si Velsard. Mali pala yung wording, under control siya pero meron pa rin siyang free will to a certain extent. Mukhang wala lang talagang balak itong si Velsard na i-resist itong control ni Michael dahil inline din naman ito sa kanyang kagustuhan. Dati pa gustong labanan nitong si Velsard itong si Gay Crimson para ipamukha dito na mas malakas nga siya sa kanya. Kung mababalikan natin itong background nga nila patas lang rin ang kanilang mga naging battles. Never pa nagkaroon sa kanila ng isang malinaw na pagkapanalo. Kaya mukhang ito pala ang habol ni Velsard dito. Narealize ni Gay na hindi under control ito dahil nung sinubukan niyang i-release itong si Velsard sa may control ng kalaban wala lang nangyari. Ibig sabihin nun may free will talaga itong si Velsard dito. Hindi gumana yung ginawa nitong si Gay Crimson sa kanya kasi hindi naman siya totally under control in the first place. Kaya walang ibang option itong si Gay Crimson kung hindi ang makipaglaban sa kanya sa ngayon. Itong si Velsard kasi ang tipo ng opponent na hindi mo madadaan sa may persuasion. Ang mangyayari lang dito ngayon magpapatuloy ang kanilang laban hanggang sa dumating sa may point na satisfied na itong si Velsard. At once na satisfied na siya tsaka lang siya titigil. Kaya nag-complain internally itong si Gay Crimson patungkol nga dito. Pero nakangiti pa rin itong si Gay Crimson sa pakikipaglaban sa kanya. Ngayon, punta naman tayo sa isa pa sa pinakamalaking matchup sa may El Dorado. Ito naman ang sa pagitan ng Primordial Angel at Primordial Demon. Ito yung laban nitong sila Zelario at Diablo. Actually, hindi lang si Zelario ang naandito. Naandito din itong Phantom King na si Feldway. Ngayon, parang nasa itaas sila ng castle. Dalawa, itong malalakas na opponent na naandito. Pero walang takot na hinarap nitong si Diablo itong dalawang to.
ito. Nagsalita itong si Felduy sa kanya na seryoso daw ba itong demon na ito. Ang lakas daw ng loob nito. Naharapin silang dalawa kahit na mag-isa lang siya. Alamin daw nitong si Diablo kung saan lang ba ang lugar niya. Pero tumawa lang dito itong si Diablo. Tapos nag-reply siya. Tinanong niya itong si Felduy kung i-entertain daw ba siya nito ngayon. Kasi last na meeting daw nila sinabihan daw siya nito na kapag nag-meet silang dalawa maghanda daw itong si Diablo. Ito nga yung meeting nila nung iniligtas ni Diablo itong si Laplace kay Felduy. Nag-reply naman itong si Felduy sa may tanong ni Diablo sa kanya na ngayon daw wala siyang panahon na pwedeng aksayahin kay Diablo. Kaya hayaan niya na lang daw na ang tumapat dito itong si Zelario. Umiwas na naman uli itong si Felduy na makipaglaban dito dahil alam niya na itong si Diablo nga talagang troublesome na demon. Away si Felduy kung paano ito makipaglaban at yun ang dahilan kung bakit ayaw niya na magtapat silang dalawa. Kaya lumabas na lang itong si Felduy ng castle. Hahabulin sana ito nitong si Diablo. Pero ang problema humarang naman itong si Zelario sa kanya. Kaya sa ngayon ito makakatapat niya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.